inayos na raw nila Senate President Soto yung petition packet ng SC. Yes. Para lang ipa-interpret sa Supreme Court kung kailangan ba dapat ng concurrence ng Senate sa pag-abrogate ng BFA. Are you supportive of it, sir? I'm not supporting it. I'm sorry for my colleagues. I will not support that. Why, sir? Because kailangan pa ba natin ang interpretation ng Supreme Court kung mabasa natin sa Constitution, anong laman ng Constitution? Sinabi naman ng Constitution. Nawala yan, hindi yan nakalagay doon na kailangan yung concurrence ng Senate sa when it comes to abrogation of a treaty. So kailangan pa ba natin itanong doon kung hindi nakalagay doon? So that's it. Yun lang sa akin. I'm just basing my belief, my stand on the Constitution. Sinasabi naman ng Constitution, wala naman sinabi ng Constitution na kailangan pa ng concurrence ng Senado ang abrogation of a treaty. So doon lang ako. Pasensya na kung magkatampuhan kami dito, but I have to stand on my ground. That's my simple ground, but I have to stand on it. Kung ito ang basihan lang natin, itong pag-question ng pag-abrogate ni Presidente sa BFA, kinu-question ng liderato ng Senado doon sa Supreme Court, it doesn't mean naman na gusto namin siyang palitan. Hindi naman. Wala mong interesado sa amin doon. So walang doubt sa leadership ni SB Soto? Walang doubt. It just so happened na magkaiba lang yung paningin namin ngayon on that certain issue. Pero ito nga lang, itong certain issue na ito, lalong-lalo na ako ang nagiging poster boy or whipping boy ng BFA. Kaya I have to stand my ground. Ano sabi ni Presidente sa akin? Ikaw ba to? Didipinsahan kita dahil kuan ka? Yung may nalang hiya ka ng mga Amerikano, tapos ganyan, ikaw ayaw mo man lang suportahan yung stand ko. Ano sabihin niya sa akin?